how to save money without going home to the Philippines, without going back home. You watch many videos for updates, right, Sam? Watch many updates, you watch a lot of videos. That way, alam mo what's going on, anong mga nangyayari sa bansa ng Pilipinas. Kung alam mo magulo, wala ka namang okasyon na pupuntahan doon, huwag ka na muna muwi, mag-save ka muna ng pera. Tsaka ka na muwi. Siguro ito yung namin matapos lahat ng proyekto ginagawa doon. Siguro 5 years from now, tsaka na may makakauwi ng Pilipinas. Hindi simple ang buhay dito sa Canada. Dito kakayod ka talaga. Marami kang binabayaran. Bills. Para kang robot dito. Trabaho, uwi, tulog, kain, pahinga. Next. Pag day off mo, doon ka lang may panahon sa sarili mo. Saan mag-aatid ka ng anak mo? Para sa mga swerteng nakakauwi ng Pilipinas lagi, lalo na yung mga nagtatrabaho sa mga airlines dito sa Air Canada at kung san-san man, meron silang mga perks, meron silang mga discount sa plane ticket. Kaya maganda pag nagtatrabaho sa ganong klaseng sector. Maswerte sila kung mahilig kang umuwi ng Pilipinas. Doon mo ginagastos lahat ng savings mo sa pamasahe, sa baon. Pero marami din siyang talagang tipid. Ayun ang mga gusto nilang buhay. Marami, kung ikaw marami kang kapamilya pa sa Pilipinas, bagay sa yung mga ganong klaseng trabaho at perks. Pero sa tulad ko, hindi naman ako doon nagtatrabaho. Talagang kanya-kanyang ipon. Matagal na akong hindi nakakauwi ng Pilipinas. Ang huling uwi ko, 1996 pa, nang pinakasalan ko yung misis ko. Simula noon, hindi na ako nagkaroon ng chance na makauwi ng Pilipinas. At unang-una, ang mahal, magastos, at anong makikita ko? Wala na rin akong share pamilya sa Pilipinas. Although meron akong in-laws doon, but pag-uwi ng Pilipinas, magulo pa yung mga time niya, alam niyo magulo sa Pilipinas, madumi, kalokohan, politics. Kaya masaya ako, buti hindi na rin umuwi noon, kundi parang wasted money lang. Kaya tsaka na lang uwi kapag maayos-ayos na yung bansa, which is really, I see the difference now. Dahil ako, nakiki-update ako lagi sa internet. Lagi ako nanonood ng mga YouTube videos. Kaya, ayun siguro isa sa mga rason kaya hindi ako matuloy-tuloy ang pag-uwi ko sa Pilipinas. So, number one, pera. Magastos umuwi. Hindi simple dahil wala akong perks na libreng ticket o discounted ticket. Wala akong ganun. Yung employer ko hindi nagbibigay ng ganun dahil ibang trabaho pa ako. Tapos pangalawa, ayoko na mamuwi sa Pilipinas kung magulo-gulo pa, lalo na ngayon daming proyekto na ginagawa. Super traffic daw sa Manila unless na pupunta ako sa ibang lugar, which is ayun ang gusto ko sana. But for now, since my stay here dito sa Canada, sa US ako mostly nakatapas siya. So, first time kong naka-abroad sa Mexico. And hopefully this year, pero actually this year baka mag-local travel lang din ako. I'm trying to save money this year kasi mayroong family reunion next year. Which I'm still not sure kung makakapunta ako. Pero next year, plano namin sana
nagmamasyal sa ibang bansa, siguro Europe or Caribbean, somewhere. Tsaka na muna yung Pilipinas. Siguro 5 years from now, siguro. 5 years, mga ganun. Siguro ang time. So ngayon, in-enjoy ko muna ito kung saan ako nakatira. In-enjoy ko yung beauty ng Canada. So dito muna kami na mamasyal, tsaka sa US. Sa US talaga maraming gagandang puntahan doon. Problema sa US ngayon, dugi kami sa foreign exchange currency. Mahal ang US dollar ngayon. Kaya hanggat maaari, iwasan muna namin yata pumunta doon ngayon. Bahala na. Magkaroon ng extra money, why not? Pero sa ngayon, lalo na yung baka makaisa lang dalawang pasyal dito sa Canada, outside Ontario. Siguro New Brunswick. Somewhere na hindi pa kami nakapunta. Ayun ang prinsipyo ko. Ayokong bumalik-balik sa isang lugar. Tulad ng ginagawa ng ibang tao. Hindi. Naniniwala ako sa joke ni Peter Russell, kung ikaw pabalik-balik sa isang lugar, hindi na traveling ang tao doon. If you keep on going back to Philippines, hindi na partial yun. Naniniwala ako doon. Tulad ng hindi lang Pilipino, ibang tao. Mahilig silang bumalik-balik ng bansa kung saan sila nagaling. Kasi maintindihan ko naman, may mga pamilya sila. This time, how to choose your friends here in Canada? How to be smart? Is there away from gossips and church friends na may sabura namin buhay sa Canada? Kahit siguro sa ibang pasang pag sa experience ng bata, kasi edad namin at saka mas bata sa pati pamilya na Canada, sa Pilipinas, okay lang. Dahil marami namang mapipilihan tao doon, tambay. Dito kasi mga tao dito, busy lahat. Lahat nagtatrabaho.